Ayan, muli sa mga pagpalang pagbati ang aking pinapabot sa inyo, mga giling kong kapatid kay Kristo. At sa mga kapatid po natin na inabutan na ng paglubog ng araw sa mga sandaling ito, alam nyo na, pagkat ngayon po'y Biyernes, as a Seventh-day Adventist Christian, ang reckoning po natin ay hindi midnight to midnight, sunrise to sunrise, kundi sunset to sunset. So, binabati ko na po ng isang mapagpala at maligayang pagse-celebrate o pagdiriwang ng ating itinuturing sa mata ng Panginoon at of course sa atin na rin na banal na araw ng Sabat. Sa Sabat Shalom sa mga nasa Israel, mga kapatid, at sa mga Pilipino, mga kapatiran talaga ay isang maligayang pagdiriwang ng araw ng Sabat sa inyo mga giliko o araw ng pamamahinga. At opo, hindi po kayo nagkakamali. Meron po akong kasama. May kakambal po tayo. Okay. So, mamaya malalaman nyo sa hindi mga nakakakilala pa po sa kanya. Pero madalas na natin siyang binabanggit kung sino siya. So, hindi na tayo magpapaliligoy pa. Tayo po ay mananalangin muna bago po tayo lubusang magpasimula ng ating programa. Let us pray. Kabanal banalan po namin Diyos, muli nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob ng panahon. At ang pagkakataong ito ay patuloy namin pagkakaloob sa inyo upang bigyan kayo ng karangalan, kapurihan. Patuloy kaming tingnan sa katwiran ng Yesu Kristo upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Patuloy na bigyan ng katalinuhan na nagmumula sa inyo. Magitan ng patubay ng banal na Espiritu upang aming matuklasan, hindi lang matuklasan kundi aming pong pagnaisan, maliwanag, aming matuklasan ay aming pong pagnaisan na may sakit. Salamat po. Pilihin po namin ang lahat. Alam-alam sa pangalan ng Kristo na siya namin tagapagpapit. O, ayan, mga giliw kong kapatid kay Kristo, bago tayo lubusang pumalaot, ay nais ko pong ipaalam sa inyo na hindi po tayo magbubukod ng ating Sabbath School lesson ngayon. Obviously, hindi tayo magbubukod. Ano po? At anyway, napag-aralan naman po natin po the past 5 days ng ating pag-aaral kung ano ang kahalagahan ng o ano ang dapat na ituro sa ating mga anak, sa ating mga estudyante, lalong-lalo na po ng ating mga kapatiran na nasa education system natin. Kayo pong mga nandyan ay alam niyo na po na bagamat tayo nagtuturo ng mga arts and sciences o yung sining at agham ay dapat ano po, hindi nawawala. Ang Panginoon bilang ano po, bilang siyang dahilan ng lahat ng ating ano po, lahat ng ating nakikita ngayon. O, ano bang bagay na nakikita natin, kasama na tayo doon, ay hindi po natin dapat panghawakan yung tinatawag na worldview patungkol sa kung paano, ano po, paano nagkaroon mga bagay-bagay sa mundong ito, paano nagpasimula ang buhay, etc., etc. At alam po natin, kagaya natin pinag-aralan kagabi, pakireview na lang po ang Job chapter 38 at doon ipinapakita, isinasaad po sa atin na ang Diyos ang dahilan kung bakit merong lahat ng bagay na narito ngayon sa ating paligid. Nakikita at hindi, Diyos po ang alim po. Diyos po ang may kagagawa ng lahat. So again, pakireview na lang po ano ho, dahil meron tayong special na program sa gabing ito. Sabi ko special kasi hindi po tayo gabi-gabi may ganitong pagkakataon. At opo, may kasama tayo sa mga hindi pa po na nakakakilala sa kanya, ay hayaan kung siya magpakilala sa kanyang sarili. Una lang muna, itatanong ko, sino nga po kayo, kapatid? Sino po kayo? Ako po si kapatid na Celso Zabala po. Oh, ayan, narinig niyo na po. Siya si Brother Celso Zabala, kung naalala niyo po. Pag binabati ko dati yung mga taga-Japan, lalong-lalo na yung sa Nagoya, di ba? Narinig yung binabati ko sila Tita Grace Takagi, Sir Susan Wonderwoman Garulakan, mag-asawang Kenneth at Army Villesa. At hindi nawawala, dumating yung pagka, hindi nawawala na binabati ko. Sino po? Si Brother Celso Zabala na lumaon ay ginagawa ko nga pong joke minsan ano, na kamag-anak ko siyang malapit. Bakit? Dahil siya ay Zabala at ako'y Thompson. Hindi po putok ang Thompson kung hindi dahil sa bala. Ha? Kaya ayan po ang naririnig nila po. Siya po in person, in class, ay si Brother Celso Zabala. Na isa rin Bicolano. O, tingnan, isa rin Bicolano. Okay, so saan ka nga sa Bicol, kapatid? Ano po, sa Albay, sa Bacacay po. Sa Albay, Bacacay. Naririnig niyo po ba yung boses ni Brother Celso? Naririnig niyo po?
Patamsap naman po dyan kung naririnig nyo bago tayo magtuloy. And by the way, habang hinintay ko yung thumbs up nyo kung naririnig yung boses ni Brother Celso, ay salamat po pala sa mga, oh, okay, thank you so much. Salamat po sa mga kapatid na patuloy na si-share ng ating program, ha? Diyos na po ang bahalang magbalik ng pagpapala sa inyo. Sister Delma Belo Rosario ng Brisbane, Queensland, Australia, maraming maraming salamat po sa patuloy yung pag-share ng ating program. Okay, so eto na nga po, Brother Celso Zabala, na isa rin pong Bicolano. Ano po? So, at mga kapatid, hindi po Chamba, nakasama ko siya ngayon dito. Hindi po Chamba. Fast forward tayo bago ko siya interviewin talaga, ano po? Ito yung patikin. At panuurin sa pag-aralan natin dahil amin pong ipipicture uli yung kanyang conversion story sa pag-aralan natin. Pero ito'y patikim lang na interview sa ating kapatid. At bukas po, praise God nga po. Kaya siya nandito, again, di Chamba. Bukas po ay matutupad na yung matagal namin pinagpipray. Yung binyaga ng kapatid na sa sala, palakasan po natin ang Panginoon. Ayan, mga kapatid. Mabibinyaga na po. Kaya nga, hindi ko na pinakawalang Biyernes pa lang ay sinundo na natin para huwag na makawala. Okay, bukas po, binyaga na niya. Pero bago po yung ano na yan, bago po yung binyaga na yan. Brother Celso, matanong ko lang muna. Ilan taong ka na po ngayon? Ako po ay 52 years old. 52 years old. So, ibig sabihin, halos magkaedad lang talaga tayo. Apo. 52 years old. Konti lang nilaman ko sa'yo, mas lamang lang yung buho mo, Brother Celso. Pero natanong po siya kanina, ay up na araw lang pala siyang mas matanda sa akin, kasi siya ay September 1968, ako po yung September 21. So, apat na araw lang. So ngayon, Brother Celso, sunod na tanong ko, nung ikay nagkakaisip, anong Christian religious affiliation meron ka? O anong, sabi na natin, anong sekta bilong ka nung nagkakaisip ka? Simula po talaga, Katoliko. Katoliko. So, mga ilang taon, mga hanggang anong taon ka na, kasi 52 ka ngayon, ano? Mga hanggang anong taon ka na ikay Katoliko, maalala mo? Mula po nung nabidyagan ako, nung Tanggol. Hindi ko po maalala kung anong ilang taon ko nun. Pero hanggang ano po, 23 years old. So, hanggang 23 years old po ang Brother Celso ay nandun po sa ating kinagisnang ako, ganun din naman. Katoliko. So, after na kayo maging, tanong pa lang, leading, no? After na kayo maging Katoliko, may napo ka pang iba? Meron po. Ako po ay nahanim sa Jesus Lord. GIL, yung kina-brother Eddie. Ako po. Born again. Okay, ang mababait po yan. Wala tayong ano dyan. Sa Saudi Arabia. Mga ilang taon po yun? Mga 91. 1991. Okay. World War po yung mga panahon. Okay. 1991. So, mga ilang taon ka po doon sa GIL? Ano po? Siguro, hanggang Pilipinas po kasi. Natapos 22 years sa Saudi. Tapos nakapag-junior po na Pilipinas. Siguro po mga 8 years gano'n. Mga 8 years, mga ano-ano rin, mga haba-haba, no? Hindi po active kasi nag-aabon po ako. Pero kaanib ka pero hindi active, pero nandun ka, bilong ka sa JL. Yun ang kinikilala mong kinaaniban mo since 1991. So after sa JIL, may kasunod po ba? Meron po. Ano pong sumunod? Ngayon po kapatid ko naanib din sa dating daan, yung MCGI ngayon, Brother Hale Soriano. Kaya po kami, halos lang buong pamilya. So mga naalala mo, kung maalala mo, anong taon? Between 96 to 98 po yun eh. 96 to 98. So from 96 to 98, sabihin na natin 98. Okay, so from 1998 ay naging kaanib ka po ng, mas kilala dito yan na ang dating daan. Ang dating daan, ni Mr. Soriano. So from 1998, naging kaanib ka. Okay, so ano naman nung nandun ka sa samahang yon, ano naman ang masasabi mong talagang kumbaga eh pinakabahagi mo bilang kumbaga masasabi mong bahagi ka ng gawain ng kinaaniban mo? Noon po, naniwala po ako nung buhay ng kapatid na LA, may threat. Lalabas yung may threat. Ako po ay nag-volunteer bilang QUAT or security. Nung araw ay PSG pa, hindi pa actually QUAT. Security group ni Brother Ray. Aba, ang naging tungkulin ko. Parang may
parang presidente natin, may PSG. May PSG. Oo, so, sa madaling salita, eto mga kapatid, ha, wala kaming script dito. Ano na to? Spontaneous at raw, ano na ito? Interview kay Brother Celso. So, nag-PSG ka. Pero at the same time, nung panahon na yon, may trabaho ka ba? Bukod sa pagiging PSG mo kay Celso Rian? Trabaho ko personal. Personal. Meron po about, ako po'y welder talaga. Ga-abroad pa rin po yun. Okay. Hauling up po doon sa Pilipinas, ga-abroad. Oho. So, ganon. So, ano masasabi mong mga memories na hindi mo makakalimutan sa habang nandun ka, bukod sa pagiging PSG mo? Yung ako po yung nagpaalam nung ako'y mag-abroad, nung ako'y binili ng mga kapatid ko sa laman, na ang taanit yan, na magpaalam bago mag-abroad. Mga anong taon niyo naalala niyo po kaya? Hindi na. O, pero naalala ko nung kung saan po ang punta at kung anong kumpanya. Mm-hmm. Ako po'y papunta ng AYTV nung sa Saudi, yung kumpanyang Al-Yusur, Tamsin and Bottom. Mm-hmm. Tapos yung ano po, ang lugar po sa Saudi. Okay. So, eh, yung mga panahon na po nyo yun, wala pa kami yung pagkakatipo sa mga ganun lugar. Ibig sabihin, walang ano, hindi kasi allowed doon, ah, kapatid, no? Opo. So, hindi allowed doon yung mga Biblia, tawag dito, Biblia, Christian gathering, hindi siya ano eh, tawag dito, hindi publicly maiano mo, kumbaga may sasagawa sikreto, mo. Pala. Sikreto. So, ngayon, kahit nandun ka, ay naisasagawa mo naman yung buong sikap mo na pagsasagawa ng mga dapat mong gawin. Para hindi sa... nga po eh, kasi hindi naman po telepon ang gano'ng binigay sa akin. O, kasi hindi dapat makonta ko sa akin. Ang binigay ko sa akin eh, bank account number. Tinatanong mo kung sino dapat yung mga tao na pwede makausap doon, yung connection, para pag, yun nga, yung given na dapat may ka-fellowship ka. Ka-fellowship. Siyempre, dahil siyempre, bayan tayo ng Diyos. Ano kung yan ang ano? May ka-fellowship ka. So, nagulat ka kasi hindi naman contact person ang binigay, kundi bank account. Bank account number. Bank account number. Metro bank. So, Metro Bank. Kaya sabi ko, sa isip-isip ko, anong gagawin ko rin? Papadala ko sa inyong pera. Eh, ang kailangan po, yung may ka-fellowship ka, gaya sa sinasabi ni Brother Richard. Apo. Kaya doon pa lang, medyo nagkaroon ako ng pananabang. Mm-hmm. So may nagano Brother Celso, bago tayo lubusang, siguro nga, halika lalapit tayo, kasi medyo mahina daw, lalapit kami dyan, tanggalin na natin itong, lalapat tayo doon sa ano ha. Si Brother Celso po mga kapatid ay medyo may konting ano ha. So Brother Celso, tayo ka nga po muna, kasi medyo mahina daw, medyo mahina. So, okay na ha, ano lang tayo, tapos lalapit tayo doon, lalapit na lang tayo, ikaw ngayon yun. Yan sa ano para sa marinig. Sige. Sige, Brother Celso. Lapit tayo nila. Ano para marinig nila. Ibali ng mga. Ayan. Kailangan makinig. Mga kapatid ha. Ayan, mas i-focus mo ngayon. Yan. Siguro. Aha. Ayan si Brother Celso. Magsalita ka nga, Brother Celso. Hello po, mga kapatid. Oho. Ayan. Sige. Ayan na muna natin si Brother Celso ang makita ha. Ano nga? Oo. Wala po kasing mic. Wait lang ha, Brother Celso. Mas maganda siguro. Bibigay ko sa iyo yung headset. Para ikaw ang mag-headset. Kasi ako kahit papano, ay baka marinig naman nila. Ayan ha. Okay. Ha? Tag-isa? Paano ba? Tag-isang earphone nga pala. Wait lang ha. Malinaw po ang sound. Wait lang. Para. Pasensya nyo na po kung ano man ang abutin itong aming ano ha. Oh, Brother Celso, ito yung ano dyan. Akin to. Sige po. Dito mo. Yan mo na nga siguro. O dun sa kabila. Kaya lang, dapat ano eh, dito na lang Brother Celso para mag... Pagsagaan na lang Brother Celso ha. Apo, sige po. Hindi man yan yung ano kasi dapat talaga sa kabila yan. Aha. Ayan mga kapatid, medyo ano. Sige, pag... Eto ulit po ha si Brother Celso na mas okay na po ba yung sound? Mas okay na po?
Okay. Magandang gabi po. Magandang gabi. Ayan, magandang gabi. Mike si Brother Celso. Okay. So, ayan. Naitanong na po natin kanina ho, yung mga, at least yung background niya. Sino siya? Taga saan siya? Ano yung nakagisnan niyang, kumbagay, Christian sect o pananampalatayang Kristiyano? Pakinggan po natin kanina na nanggaling siya sa Katoliko, yung kinagisnan, tapos nag-JIL ng almost 8 years, tapos after that ay naanib siya sa MCGI na mas kilala dito sa atin sa Pilipinas na ang dating daan, na pinangungunahan nga po ni Mr. Soriano. Ano po? So, at doon ay mahaba-habang panahon. Kumbaga panahon na naging kaanib siya. At nasabi niya rin po kanina, base po sa aking pagtatanong at sa sagot niya, na isa sa naging gampanin niya nung siya ay nandoon ay para siyang naging PSG o yung security ni Mr. Soriano dito sa Pilipinas kasi marami nga daw pong nagbabanta. Ano, Brother Samson? Opo, yun po. Pero may trabaho kayo noon, di ba? May trabaho. O, may trabaho kayo. At nag-a-abroad pa rin kayo, di po ba? Hanggang sa iyo na nga, sabi ko, ang huling tanong ko na medyo nagreklamo yung ating mga kapatid na mahina yung sound. Okay. So, okay, so yun na nga. Salamat Ate Bim Rosales ha, na ano yung mga moments na hindi niya makakalimutan habang nandun siya. At yun na nga, nasagot ni Brother Celso nung siya'y pumunta uli, bumalik sa Saudi, ano? Saudi, nagpaalam po. Nagpaalam. Ano na nga uli, kwento nyo na. Ito po yun, ganito po yun. Ang hinihingi nyo ay contact person. Hindi ko naman po actually hinihingi yung contact person. Tinitingnan ko po kung ano ibibigay. Oo. Kasi yung kapatid ko po nagsabi na, oh, mag-a-abroad ka na naman. Ay, kayo nga, Brother Cell. So, dumita para makita, para hindi hati yung ulo niyo. Ay, sorry. Ayan, sige. Oh. Sige. Sabi nung kapatid ko, magpaalam daw po ako. Kasi mm-hmm. kung a-abroad, mga panahon na yun, wala pa pong foreign ministry kami. Mm-hmm. Kaya direktang nagpapaalam noon kay Brother Eli. Mm-hmm. Ngayon, nung pumunta po ako sa Palit, ang nakausap ko muna ni si Brad Danny Navales. Mm-hmm. Eh, hindi ko pa po nakausap kaagad si Brother Eli noon. Pinakain muna ako pananghalian ni Brad Danny. Tapos yun nga po, imbis na ang ibigay sa akin ay contact number, ang binigay sa akin ay bank account number, hindi ko maintindihan. Anong gagawin ko sa bank account number? Mm-hmm. So, ayun. So, tama. Kasi, alam mo, Brother Celso, hindi naman po sa pagyabang, no? Pag may mga kapatid tayong Pilipino na a-abroad, ang hinahanap talaga mga contact persons. Opo. Hindi kung ano yung bank account number opo, ng treasurer ng church. Pasensya na po. Di ba mga kapatid, hindi, kundi mga taong makukontak para pag may kailangan ka, ay merong kang katuwang. Katuwang, merong opo. Sige, ano po tayo. Ayan. So, alam na nga po. Narinig na ng ating mga kapatid na kayo'y nandun nga sa ang dating daan. Members Church of God International. So, nung nandun kayo, wala kayong duda sa mga aral, of course, di ba? Opo, noong panahon talagang yun ang buong tiwala kong pinaniniwalaan na talagang walang mali yun sa amin. Pero, hindi po pala ganun ang lagay. Oh, hindi po ganun. Eto na, para hindi masyadong ano. Kasi mas magiging detalyado ang interview namin kay Brother Celso sa programang pag-aralan natin. Ito'y ano lang po, pahapyaw. Para at least mga kapatid, ay at least may dahilan tayo para lalong mag-celebrate. Ha? May dahilan tayo para lalong mag-celebrate sa ating pangingilin ng Sabat ngayon kasi isa na namang napakahalagang kaluluwa nadala sa tunay na liwanag ha? At sa tunay na iglesia, mga kapatid. So, eto na, Brother Celso. Siyempre, sabi mo nga noon, hanga ka opo. Dahil nagtuturo, lalo na nga sa inyo, halos isa lang talaga nagtuturo doon, ano, di ba? Opo. Yung na napapanood sa TV. Mm. Kahit nga sa mga coordinating center, halos puro video niya lang yung video. Pinapalabas, di ba? Opo, totoo po yun. So, ngayon, ano ang, kumbaga, dahilan o mga dahilan? Bakit nagkaisip ka na maaring may hindi tama o hindi tama ang tinuturo ng inyong leader no na siya lang naman ang nangangaral din hanggang ngayon. Opo, kasi yung sa nakita ko po yung kinokontra niya yung mga ibang reliyon patungkol sa halimbawa sa ikapu, mm-hmm.
sa ano. Nasamantalang, napakarami pong ano dyan, napakaraming yung uri ng, ano bang tawag ng matatawag ng brother dyan? Abuloyan? Abuloyan. Oh. Abuloyan, ah, okay, napakarami. Okay. So again, siya sa Ikapo, pero ang daming Abuloyan. Abuloyan, opo. Ayun, ngayon po ang nangyari, pati ang aking ina, eh, nakunan po nila ng hindi lang tatlong beses siguro nung tatang, na, ipon na sana namin nung nanay ko. Eh, dumating na nagkasakit yung nanay ko, wala po tuloy magagamit. So, sa madaling salita, yung nanay nyo naging, ano rin pala? Opo. Member noon? Opo, opo. Tapos, eh, halos naubos yung ipon. Opo. Tapos yun, nagkasakit. Nagkasakit. Nanay nyo. Mm. Wala tuloy pang gastos. Wala tuloy pang gastos. Okay, okay. So, ayan. So, tapos, bukod doon, sa sabi nyo nga yung ayaw sa Ikapo pero ang daming Abuloyan, ano pa ang ibang mga bagay na nagbukas ng isipan nyo? Kasi for sure, hindi naman agad Adventist ang naisip nyo. Opo, hindi po, hindi po. Tama, ano? Opo. So, ano po ang nagbukas ng isipan nyo no, na wala pa po, lalong pagdudahan? Opo. Wala? Hindi, wala pa po akong naisipan na lipatan pero nagdesisyon na po akong umalis kasi okay. Nakaramdam na ako ng ano. Hanggang sa panonood, napanood ko po yung programa na Nasusulat. Nasusulat? Una yun ang unang napanood ko bago yung... Sino yun? Sino yung Nasusulat, Brother Celso? Si ano po eh, si Brother Johnson po, Mikan at saka si... Kamenong? Kamenong. Ayun, no? Tatay Kamenong. Menong. Tatay oh. Menong at Brother Johnson. No? Tapos, since nandun din si Brother Johnson, lumabas na rin yung pag-aralan natin. Aho. Yung bon. Doon ko naliwanagan yung napakaraming bagay tungkol sa Biblia. Uh-huh. Yung sampung utos po, yung... kung gaano ka importante pa yun hanggang ngayon. Tsaka yung sa Sabat po. Ah, yun. Sabat. So yun ang ano, yun mm-hmm. ang kumbaga eh parang talagang pumukaw mm-hmm. o hindi parang yun ang talagang pumukaw sa puso nyo na hindi pinapangaral doon kung ipangaral man, yun tama, minamali. Parang minamali ganun ba yun? Oh, kasi po ang Sabat diyan ano eh. Kapahingahan eh yung daw pong isang araw na yun si Kristo daw po yun eh. Eh, hindi po yata ganun eh. Oo, so, sa pakikinig nyo, sa panonood nyo... Doon ko po naliwanagan yun kung ano yung tunay na Sabat, anong kahulugan ng tunay na Sabat. Uh-huh. At saka po yung kahalagahan ng sampung utos ng Diyos na nandun yung Sabat, number 4 po ata, sa Ten Commandments. Okay, hindi ako nagkakamali. Okay, okay. So, Brother Celso, hindi naman tayo masyado nang magtatagal, ano, pero ang itatanong ko, ilang panahon na talagang kumbaga, eh, hinihipo ng banal na espiritu yung puso mo na talagang para masabi mo na ito nga ang tamang aral. Nung una ko lang po narinig yung programang Nasusulat, eh, Nasusulat. Talagang naghanap na po ako noon. Kaya minessage ko na po noon si Brother Johnson, mm-hmm. pag-aralan natin. Minessage mm-hmm. ko na po siya talaga. Na kung yung mga panahon na yun, makakauwi lang ako. So noon pa. O magpapabautismo na po talaga. Wala akong kaduda-duda na ito yung tama. Ah, okay. So mga alala mo, anong taon yun? 2019. Ito lang po bago mag-COVID yun. So ibig sabihin ito lang nasa 2020 opo. Na? Opo. 2019 po. 2019, siguro mga late part ng 2019. Opo, opo. O, kasi kung bago mag-COVID, ay ito lang yun March. March, so, opo. That mga was ganun. 9 months ago, Brother Celso. Oo. Kasi hindi na po ako busy ng mga panahon eh. Nagkasakit nga po ako. Mm-hmm. Yun na po yung time na nagkaroon ako ng maraming panahon sa pagsasaliksik ng aral ng Diyos po. Mm-hmm. So, ano masasabi mong naitulong talaga sa ano mo, sa pag-decide mo? Ano ang masasabi mong naitulong ng mga online, YouTube, Facebook, television program ng hindi lang ano, kundi lahat ng Seventh-day Adventist programs na napanood mo? Anong naitulong nito sa iyo para opo, talagang... Totoo po yan, Brother Richard, kasi napakarami ko pong pinanonood pag tungkol sa Seventh-day Adventist. Mm-hmm. Meron pong sila Dog Bachelor po, Pastor Dog Bachelor. Uh-huh. Marami po mga Amerikanong pastor at saka yung mga programa mm-hmm. na iisa ang inyong sinasabi, bagamat magkakaibang lahi, ibang at hindi kami wika, nag-uusap, ha? Hindi kayo nag-uusap. Mm-hmm. Yun, iisa ang inyong tinutumbok na ano aral. Mm-hmm. Hindi kayo paiba-iba, hindi magkakaiba. Iisang aral. Mm-hmm. So, yun po talaga, nag-decide po ako talaga na ito na nga po yung... At curious lang ko, matanong ko lang. Ito curious lang, personal na tanong.
Ano napansin mo sa mga napansin mo rin ba yung malaking pagkakaiba? Ito mga kapatid, wala iskripto ha. Spontaneous yung tanong kay Brother Celso. May napansin ka rin bang kakaiba the way na mag-present ang mga evangelist o pastor ng Adventist sa mga programs pinanonood mo kumpara doon sa dati mong pinuno? Opo. May pag-ibig po. May pag-ibig. May kapayapaan at may pag-ibig. Yun. Yun po talaga. Hindi, yun po ang nakakita ko talaga po. Wala pong ano, wala pong panlalait, walang pagmumura, walang panghahamak. Yun po ang isang nakita ko pong ano, nakakita ko sa pangangaral po talaga. Sa ikaw ba may personal kang karanasan bago natin tapusin ito eh. Maraming salamat po, mabuntay tayo ng nasa 128 kanina, ngayon 25 viewers. Peak ano 'yan? Ikaw ba may personal po mismong karanasan na habang nagpupulong kayo, yung actual, yung hindi mo lang napanood sa DVD, sa TV o no, na talagang nagsasalita ng hindi maganda? Meron po. Alam ko pa po yung lokal kung saan. Pwede mong nabanggit. Oo, sa sukat po. Sa sukat. Talagang, minsan nagtataka nga ako bakit ako nagpa-autismo eh. Kasi sa sukat po yun eh, sa sukat Paranaque. RG Building. Building ay talagang hindi nag talaga hindi gumagawa ng kwento si tapat na tapat po yan ng Evacom, yung RG building na yan. Tindahan ng pintura yung baba. So, alam mo kasi Brother Celso, kasi sabihin ko sa iyo, sa Adventist, lalo't pastor, ay talagang sigurado pag ganun ang sasabihin. Ayan mga kapatid, di ba? Pag ganun ang pananalita, sigurado matatanggal yan sa pagiging pastor niya. Opo. So, pero sa kanila, pati mga miyembro ay pinopromote, no? Opo, yung tataka ko eh, yung mga miyembro eh. Samantalang may doktrina yan. Mm-hmm. Ang problema, yung doktrina, hindi naman sinusunod ng mismong leader. Kaya, paano nga po, ganun nga po mangyayari, magugulo. Mm-hmm. So, ngayon, Brother Celso, hindi na tayo masyadong magtatagal. Siguro okay. Mga huling dalawang katanungan. Sige po. So, ito ang aking second to the last question. Wala ka na bang, kasi una, nakilala mo kami online. Opo. First time in place na magkita po kami. Totoo po yan. First time po at nagkakilala lang tayo online. Ano po? Opo. So, gaano ka kasigurado na this time? Kasi pag nagkataon, Katoliko, JL, pang-apat mo na to. Pang-apat na po. Pang-apat mo na. Ako, pangalawa lang. Catholic and Seventh-day Adventist. Pang-apat mo na to. Eh, hindi ka ba nagdududa? Baka naman this hindi time, po. Eh, hindi mamaya, po. Eh, wrong again na naman. Baka salit na born again, wrong again. Loobin po ng Diyos, baka dito na po ako bawian ng buhay. Purihin ang Panginoon. So, nakakaano tayo na, hindi talagang, kasi ikaw walang pumilit sa'yo. Wala po. Totoo po yan. Walang nagsulsul sa'yo. Wala po. Lalong hindi ka binayaran, kasi baka mamaya may lumabas namang issue na... binayaran ka. Sino para maging ano, black and white tayo. Sino sa mga Adventists, brethren ang nakakausap mo? Halimbawa, may mababanggit ka ba? Meron po si kapatid na Jeben Junyo. Si Brother Jeben Junyo, sure ako, hindi mayaman 'yon. Hindi po. So hindi ka ba inalok? Wala pong ganoon. Hindi po namin napag-usapan 'yon. Ininaw natin 'to mga kapatid ha. Kasi baka may nabaya ayan si Mark Hill Acampado, taga-sukat ako. Alam mo ba yan, Brother Mark Hill Acampado? Yung sinasabi niyang lugar, malamang. O baka malamang alam ni Brother Celso, hindi mo alam. Pwede rin, ano? Wala so, na po yung RG building ngayon. Wala na po. Pero dati yun, ano po. Ngayon, nalipat doon sa bandang dulo, papuntang BF yung kanilang lokal. Oo. So, sino pa yung mga masasabi mong nakakausap mo, lalong-lalo na ngayon, mga active mong nakakausap na Adventist? Sige nga. Ayun pong sa AWR. AWR? Oo po. So, English speaking sila eh, baka taga ibang bansa. So wala rin binigay sa iyo kahit 5. Wala po. Wala rin. Pero meron silang binigay sa akin napakahalaga, mas mahalaga kaysa pera. Yun ang ano, opo. Pwede man sabihin, no? Opo, pwede po. Anong binigay sa iyo? Panalangin po. Ayun, okay. Panalangin. Kasi po sa mga hindi nakakaalam mga kapatid, alam nyo, shout out nga pala. Hindi ko nasasabihin kung bakit, basta isa shout out ko yung grupo ng ating mga kapatid diyan sa Japan sa pangunguna ni Wonder Woman, si Sir Susan, ha? Garulakan, Wonder Woman, Tita Grace Takagi, ha? Shout out sa'yo. Hindi ko nasasabihin kung bakit. Alam mo na yon.
Tumuli. So ayan na, Brother Celso. Apo. So wala no, kundi panalangin kasi nga kahit noon ang hinihiling mo sa amin yung iyong kalagayan dahil ano, na mild stroke ka. Apo. So yun ang sigurado namin na aaminin namin na ibigay namin sa Panginoon para sa iyo. Napakahalaga po. Pero other than that, kahit singkunduling, wala kaming wala po, sa iyo. Wala po, brother. Maliban sa panunood mo sa aming program, yun lang yun. Yun lang. Okay. O, yun lang yun. O, lilinawin natin yan para baka sabihin eh. Kasi mga kapatid, pag nga naman nasa program kami, parang ang yayaman namin tingnan. Oo. Pero napansin ni Brother Celso kanina, nakita po, one man, ano po talaga, kagaya ko, I for one. Ako na nagpupulbo, ako naglalagay makeup artist. Makeup artist. Siya na rin po yung cameraman. Cameraman, kaya tingnan nyo, kahit tabi-tabi ngayon, wala na. Basta mahalaga, napapakinabangan nyo po itong ating program na ginagawa, ano po, naiintindihan nyo. So ayan, so financially speaking, wala po kaming pwedeng i-alok para mapunta ka rito. At parang ansama namang ano nun, ano, ansamang dahilan nun. Na yun ang magiging dahilan dahil lumipat ka para lumipat ka o, di ba? So, lilinawin po natin 'yan para once and for all eh kasi alam niyo na baka may pumasok na namang mga parang meron pong pagkakataon noon sa Biblia si Apostol Pedro po yung sinabi niya sa paralitiko na filak at ginto wala kami pero kung ano meron kami ipagkakaloob namin. Ay paborito kong talata yan, brother. Hindi ko lang po matandaan gawa, nung, Acts chapter 3 verse 6. Mapo, ganun na nangyari sa akin mga kapatid. Pilak at ginto wala, hindi po nag-offer sila. Hindi ko rin naman po tatanggapin. Nakakahiya po 'yun. Hindi. Ayan mga giligong kapatid kay Kristo ha. So nakita po natin na talagang ako po ay naniniwala na ito ay talagang guidance Apo. Or through the guidance of the Holy Spirit. Mapo. Kasi kung tutuusin, hindi nga tayo magkakilala, pero ang dami kasing program ngayon sa YouTube, Facebook, Opo. Pero napunta ka sa program ng mga Adventist program. Opo. International and local. Local, yeah, Opo. At eto nga. At pare-parehong very caring yung mga brethren dyan. Oy, praise God, ano? Actually, hindi pa nga nakikita, nararamdaman mo na yung pag... Opo, totoo po yun. Yung sinceridad nila. Kaya shoutout ulit kay Wonder Woman. Sister Susan Garula. Okay, so ngayon, dahil naghihintay na yung ano natin, tapusin na natin ito. Oh, pero ito na lang. For further ano po, information and more detailed information sa kanyang conversion story, pakiabangan po, lalabas din po ito sa pag-aralan natin. Mas ano po doon, mas maganda yung production kasi talagang yung camera namin sa pag-aralan natin ay pang-production talaga. Huling tanong na lang, Brother Celso. Sige po, kapatid. Anong nararamdaman mo ngayon na alam na alam mo na hindi ka na nananaginip Apo. Yung pangarap dati, sabi mo nga, kung hindi nga lang nagkaroon ng mga ganitong pangyayari noon pag gusto mo nang magpabautismo. Oo. Anong nararamdaman mo ngayon na kung lulubi ng Panginoon, bukas ay talagang matutupad na yung minimiti mo na mababautismohan ka na Apo. At magiging kaanib ka na ng nalabing iglesia sa huling kapanahunan. Apo. Napakagandang pribileyo mga kapatid at hindi po talagang ano, gaya nga po na sinasabi ng Apostol Pedro, pilak at ginto, wala kami kapatid, ano mga yung karugtong noon? Pero ibibigay ko kung anong meron ako. Yun, di ba sabi niya doon sa pilay? Apo. Sa lumpo. Sa English noon ay ganito yung Brother Celso eh. Silver and gold I have none, but I will give you what I have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ayan, yan ang pagkaano nun. So, ayun. So, ganun din ang iyong naging dahilan Opo. Kung bakit ikay may nararamdamang kaligayahan. Kaligayahan. Pwede bang i-explain yun? Na-explain mo ba yun sa'ya? Nung ligaya mo para bukas? Opo, na hindi ko po maipaliwanag ng salita. Maipaliwanag. Opo, yan, ng salita. Yan ang sinasabing may explain na hindi maipaliwanag. Hindi ko maipaliwanag ng salita kasi international at local, mga kapatid, talagang na mararamdaman mo yung sinisiridad ng mga kapatid. Oh. Kagaya nga po ng pagtanggap sa amin dito ni kapatid na Ben. Ben Ami. Ami. Oo, yan. Ha? By the way, sa mga late po pala na sa mga hindi pa particular dito sa ating kumbaga background, sa mga regular viewers natin, alam na ito yung ating original studio nung magpasimula ang program Paglapit kay Kristo. Okay? So, nandito po tayo sa bahay ng mag-asawang Ben Ami Magbuo at Ate Leia Magbuo. Yung binabati kong anak ay si Bunok at si Denden. Ayan. Po. So, nandito kami. Kasi bukas ay maaga kaming aalis dahil sa Cavite. If God's will, di pa nga namin sure kung saan talaga sa Cavite ang dadaluhan bukas. Pero basta sa Cavite. At eto nga, para
by God's grace, wala nang masabing bulilyaso. Nabukas pa susunduin si Brother Celso, ay minabuti namin na ngayon pa lang ay sunduin na siya para sa tulong ng Panginoon ay talagang maiwasan na kung ano pa man yung mga hadlang na pwedeng gawin ng kaaway para sa kanyang pagpapabautismo bukas. So ayun. Kaya Brother Celso, with that ha, basta again, ulitin lang natin, ilang taong ka na nga uli? 52 years old. 52 po. Years old. Tapos lahi mo, Bicolano? Bicolano. Bicolano. Tapos na naging ilang sekta na lipatan mo bago nga itong Adventist? Dalawa po, Katoliko. Katoliko, tapos JL. JL, tapos yung dating daan po. Tapos eto na. At dito sure ka na, ha? Wala ka talaga. Ah, wala na po. At walang inabot sa'yo kahit wala, wala po. Wala po. Ayan, so, pero yung pinakamahalagang bagay, nandito po. Yung dito ko nasumpungan. At nararamdaman mo, hindi pa man na talagang nagmamahala na tayo. Ano opo, ho? Opo. Ayan, talaga. Ayan, mga kapatid. So, at yun nga, kaya ka mabibinyagan bukas dahil nga sa mga programs, naging means o naging opo, paraan ng Panginoon yung panunood mo ng mga programs ng Adventist programs, ano? Opo. Online. Kaya ini-encourage natin, mga kapatiran natin, lahat ng mga kapatiran natin na nag-online ministry, ay talagang patuloy tayong pagpalain ng Panginoon kasi tingnan niyo po, tingnan niyo po. Bahagi po niyan yung kapitulo versikulo. Oh, kapitulo versikulo. Ay, yung Light in the Dark Ministry po. Light in the Dark Ministry ni Brother Jeben Junior. Jeben Junior po. Nandiyan po yata si Mrs. po yata yun, ano, o nanay. Sister Lucy Junior, may mga Junior talagang nanonood sa atin, no. At saka po si ano Brother Donald Arizabal, yung Pinig Media Ministry po. Tinig Media Ministry, Brother Ronald Arizabal. Opo. At of course, regular naming nakikitang nanonood ka sa aming program pag-aralan natin. At yung ating Sabbath School naman na paglapit kay Kristo at sa mga kay international. Pastor Cesar po, Reyes Dizon, okay. Yung Jesus is Coming Again program po. Oo, tapos sa international naman, sa YouTube, ang AWR po, 360. Ay, yung ating radio naman, AWR, Adventist World Radio. Opo. Ayan, kita nyo, taraga. Corporate, ano po talaga ito? Corporate effort ng mga kapatiran sa buong mundo. So kaya lahat ng papuri, ibabalik natin sa Panginoon ha, para sa tatanggaping banal na bautismo ni kapatid na Celso Zabala bukas ng hapon kung luluobin po ng Panginoon. So, mga giliw kong kapatid kay Kristo, ayan ho, at nasabi na nga rin ni Brother Celso na dito talaga walang po nagpilit sa kanya, wala po. Talagang kusa sa mga napanood niya. Kinundik siya ng Holy Spirit na talagang tanggapin ang katotohanan ng mga napapakinggan niya sa mga ngaral ng Seventh-day Adventist sa iba't ibang online ministry nga na inyo pong na kanyang binanggit. At ngayon, Brother Celso, masasabi mo talaga na sa tulong ng Panginoon ay talagang talagang dito muna dito na po ipagkakaloob talaga sa Panginoon yung nalalabing buhay. Ilang taon man yan. Opo, opo. Yung ilang taon man ibibigay pa ulit sa inyo ng Panginoon. Opo, Panginoon, kung dito na po talaga. Dito. Maglilingkod na po ako ng tapat dito. Okay. So, purihin ang Panginoon. With that, mga giliw kong mga kapatid kay Kristo, tayo nagpapasalamat. Salamat po sa inyo sa mga panalangin, sa mga nag-wish dyan. At ngayon pa man, ngayon pa lang ay lubos po kami nagpapasalamat. At kung tayo po mga kapatid, sure, masaya po tayo na at hindi ma-exist yung ating kaligayahan sa mangyayaring bautismo kay Brother Celso bukas. Pero higit sa lahat, bago pa tayo magdiwang, ay nauna nang nagdiwang sa atin ang buong kalangitan. Kasi sabi nga sa isang tao na nagbabalik loob sa Panginoon, ay buong anghel ay nagkakasiyahan. Kaya Brother Celso, salamat talaga po rin ang Panginoon sa'yo. Kasi pinasaya mo ang buong langit. Opo, at hindi lang buong Diyos langit, kundi yung ating mga kapatid na nanonood. Opo. Ha? Ang mga kapatid, patuloy pong ipag-pray si Brother Celso, hindi lang po sa kanyang pagtanggap sa Panginoon, kundi yung kanyang hanggang ngayon kalagayan, kasi yun nga po ay medyo, ano bang tawag mo dyan? Mild stroke? Ano bang narandang? Stroke po talaga. Ay, stroke talaga, hindi mild, no? Ishemic. Ishemic. Oh, ayan. Kaya ipag-pray nyo po ang kapatid na Celso, ha? Na sana spiritually pangunahin, and physically ay patuloy na supplyan ng Panginoon ang lakas na kanyang kinakailangan. Okay, with that mga giliw kong kapatid kay Kristo, hindi na po muna tayo mag-shoutout ano po. Nagpapasalamat ako na nagtiyaga kayo na kahit tabi-tabingi yung aming ano rito, yung kanina may kalahati lang ang ulo ni Brother. Anyway, at least alam ko po na hindi 'yun ang inyong binigyan ng tuon kundi yung patotoo
ng ating kapatid na Celso kung sukat bakit po siya magpapabauti o tatanggap ng banal na bautismo sa kinabukasan. At again, purihin ang Panginoon, purihin ang mga kapatid na naging instrumento para sa kanyang pagkahikayat. Of course, kaya mga kapatid, ano ho, challenge talaga sa atin yan. Tingnan nyo po, corporate effort. Narinig nyo ngayon. Kaya makipagtulungan lang po tayo sa mga ministeryo na ginagawa ng ating iglesia. At sisiguraduhin ko po, hindi po uuwing luhaan o hindi po magiging luhaan ang Panginoon kapag tayo nakikisangkot sa Panginoon. May ibubungat, ibubunga po talaga. Ha? O, kaya Brother Celso, thank you sa ano ha. Alam ko bukas, mas detalyadong interview ang gagawin ng pag-aralan natin ha, sa ating program bukas. Kaya muli, maraming maraming salamat. At mga kapatid, muli, maraming maraming salamat din po sa inyo. Sino man kayo, sa nanda po kayo ng mundo naroon, I hope and pray na patuloy yung nararanasan ang pag-iingat, pagpapala, at higit sa lahat pagmamahal ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Kabanal-banalan po naming Diyos, lubos nagpapasalamat ng iyong mga anak. At ngayon ay akin pong muling niluluwalhati ang iyong banal na pangalan sa pagkakataong pinagkaloob. Narito, alam ko po na ang buong sangkalangitan, at tulad ng sinabi ninyong banal na kasulatan, ay siguradong nagkakasiyahan sa mga sandaling ito. Sapagkat ang kapatid na Celso ay dinala nyo sa tunay na liwanag. At sa kinabukasan ay tatanggap po siya ng banal na bautismo. Anumang binabalak ng kaaway na hadlang upang mahadlangan ang kanyang banal na pagtatalaga para sa Panginoon. Panginoon, inyo pong kalabanin ito. May kapangyarihan ang inyong kaaway, subalit ako po'y naniniwala. Kami nananampalataya na kayo'y higit na makapangyarihan di hamak sa inyong kalaban. At kami ay umaasa, Panginoon, na magmula pa lang ngayon hanggang sa mga susunod na panahon, kung hanggang kailan mo luluobin, ang kapatid na Celso ay amin na pong makasama, hindi lang bilang kapatid, kundi bilang masigasig na kamanggagawa para sa iyong kaharian. Muli, maraming maraming salamat po. At kaming mga magkakapatid, naway maging encouragement lalo sa amin ang talambuhay kung paano nahikayat ang kapatid na Celso. Lalo kaming magnais na makisangkot sa anumang uri ng gawain na inyong ipinagkatiwala sa bawat isa. Patuloy na gamiting ilawan at asin ng sanlibutan ang mga kapatid. Panginoon, maraming salamat. Salamat po. Dininig niyo ang dalangin sapagkat inihiling po namin ang lahat sa pangalan ng Jesus Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Amen. O yan, mga giloy kong kapatid kay Kristo, muli maraming maraming salamat po ho. At sa mahigit po 160 o 70 kanina na naging peak viewers natin, maraming maraming salamat. At paki-share po pala at paki-tawag dito, follow pa rin ang ating, ano, ng ating Facebook page Paglapit kay Kristo. Kung iniisip niyo po, nakikinabang po kayo sa panunood ng programang ito. No, ho? So muli, mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan ha, sa pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos at tong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, ito pong muli ang inyong kapatid na Richard Thompson, kapatid sa Panginoon Jesucristo at sa pananampalatayang Seventh-day Adventist Church and proud na kabilang sa iglesyang ito. At kayo po ba, Brother Celso, proud kayo yung magiging kabila? Ay, talaga proud ha? Po. At sabi ko nga po, pinapanukala ko na kung lulubin ng Panginoon hanggang sa huling hininga ng aking buhay. At malamang ganun na rin si Brother Celso, narinig niyo naman. Ako dito po, na po, siguro. Ay talagang dito na talaga. Maglilingkod, magtatapat, mananatili, at magtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Amen. At lagi niyo pong tatandaan, love ko po kayo, tandaan niyo po yan. Pero mas higit po nating tatandaan na tayo pong lahat ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Ayan, mga giling kong kapatid kay Kristo, bye-bye for now. Kung lulubin ng Panginoon, kita-kita po tayo muli sa araw ng Linggo. At panibagong linggo, panibagong sanlinggo na pag-aaralan natin sa ating Sabbath School lesson. Maraming maraming salamat po. At Brother Celso, may mga pansamantalang pananalita o huling pananalita ba kayong sasabihin sa mga kapatid? Opo. Sige po. Ano po, subaybayan niyo po lagi yung mga programa ng Adventist po, yung pag-aralan natin, yung pong paglapit kay Kristo, saka po yung marami po kong programa yan, yung ng Light in the Dark Ministry po.
Basta lahat po ng Adventist program. AWR. Yan. So, yan. Brother Celso, ha? At sige po, at kunin ko na tong aircon sa'yo. At ako naman, alam mo, yung may mga camera siya doon, magtatago na naman si Kuya Amin. Sige lang. Pero ipapakita ko lang, mga kapatid, ang aming magiging pagsasalusaluhan para sa gabing ito. Ayan po. Ayan, mag-asam. Si Kuya Ami. Ah, my man, si Kuya Ami. Ayan. Ah, yung sinasabihan ko ng I love you, ha? Ayan yun, ha? Kasi baka akalain nyo, babae, Kuya Ami. Kaya ayan, si Kuya Ben Ami magbu. In short, Kuya Ami. Ang Ate Leia, ayan. Oh. At ito yung aming mga kakainin, mga kapatid, ngayon. Hindi po namin kayo iniinggit, ha? Pero parang gano'n na rin po yun. At yung binabati kong si Denden. Then, nako, si Bunok ang wala. Oh, ayan. Okay, mga kapatid. With that, ay, sandali, 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 sandali. Meron pa. Mga kasama. Ito si, ayan si, dalawang pangalan eh. Okay. May, Rose at May, at si? Eric. O, ayan, mga aalalay kay Brother Celso. Ano po? So with that, mga giliw kong kapatid, ay tatapusin po natin ang ating program sa ngayon. At maraming maraming salamat po. Patuloy niyo pong ipag-pray, ha? Brother Celso Zavala, na sana po ay patuloy siyang patnubay ng Panginoon at kung lulubin ay talagang gumaling pa po siya sa kanyang karamdaman. Okay, bye-bye for now, mga kapatid. God bless!